Great day, everyone! My name is MJ Commanda and welcome to Victrix Basketball TV series. Today is a special day for all those fanatics of women's basketball. Well, like me! I love how basketball is not only for men but also for women. Or ladies. So, why is today a special day? Or why is this episode so special? Well, today is the second episode of our TV series and we have a very, very special guest. Well, today, our guest is the Diliman Preparatory School High School Girl Basketball 2004 to 2008. She is the captain ball on 2008. De La Salle University Bachelor of Arts in Behavioral Science, major in Organization and Social System Development in 2014. She is also DLSU Lady Archers Basketball 2008 to 2014. She is the co-captain last 2013 to 2014. She is the first Phil Oil Women's Cup champion 2013, UAAP Season 76 Women's Basketball Champions 2013, former high school girl basketball assistant coach for St. Scott Manila 2015, former grade school basketball head coach Assumption Antipolo 2017, current HEU basketball head coach in Miriam College 2016, since Team San Miguel PBA Women's 3v3 First Conference, Team Rain or Shine PBA Women 3v3 Second Conference, second place, WNBL First Ever Women's Basketball Pro League, drafted by Glutagen Globe Boosters 2021. Wow, that was so long, but to be honest, she's not only those, but she is one of the nicest people I've met so far. So let's not delay our series. Let us welcome Miss Nicky Garcia. Hi, Miss Nicky! Oh my gosh! Nice to finally meet you! Okay. So, how are you feeling? Kamusta ka naman? Today? Okay naman. Okay naman? Okay naman? Oo, okay naman ako. Okay naman ako. Okay. Okay, as a women's basketball fanatic, I just really want to know about you and how you ended up in basketball. I'm also guessing I'm not the only one who wants to know more about you and your basketball career, ganun. Yeah, so let's start. So yung first question ko, who influenced you into becoming a basketball player? Who? Or what? Actually, wala naman talaga. I think I grew up in a place kasi na may court. As in, katabi ng house namin, may court. So, may mga friends ako doon. Tapos, dati, syempre, parang nakikita ko puro guys ang naglalaro ng basketball, diba? Boys. Tapos, parang na-curious ako, anong game yung nilalaro nila? And then, yun, parang mukhang interesting to. Tapos, sumali ako. Tapos, ayun. Tapos, parang ang bilis ko naman natutunan kung paano laruin yung game. So, parang, ayun, nag-enjoy ako. Saka nagustuhan ko ang laruin. Oh, so ano lang talaga, wala naman talagang you look up to or somebody that taught you how to play basketball. Parang ginawa mo lang yun. Ganun. Yes. Pero, so who inspired you to continue on your basketball career? Actually, well, so nung naging interested ako, I think may mga napapanood ako na games noon. Tapos, syempre di pa naman ganun ka, ano. I mean, di pa ako sobrang invested. Pero parang tuwang-tuwa talaga ako as a kid. Siguro, kasi at the age of ano yun eh. Siguro mga 8 or 9 ako noon. Nung nag-enjoy na ako. So parang nag-enjoy talaga ako. So parang, uy, ang ganda nitong basketball. Parang natutuwa every day. Parang yun yung nilulook up to ko. Parang gusto ko maglaro ng basketball. Gusto ko nakatulog para kinabukasan na agad makapaglaro na ako. Mm-hmm. Parang ganun ako ka-excited. Exciting. Oo nga. Actually, exciting nga talaga mag-basketball. No? Especially, parang ang sarap sa feeling nung
naglalaro ka na, tapos alam mo yung ginagawa mo, tapos makaka-shoot ka, makaka-score ka, makaka, you know, win. Win or lose, parang mm-hmm. antay lang ng basketball. No? Okay. Mm-hmm. So next question, how many years have you been playing in basketball? Well, I think, yun nga, since 9 years old ako. Pero, syempre, nung age na yun, hindi pa yung competitive. Pero, like, I play with some of my friends. Parang, yun, syempre, mostly, puro lalaki yung mga kalaro ko. One of the boys talaga eh. Yun yun. So, siguro, yung competitive na playing years ko, simula nung ano ko, nung nag-high school ako. Nag-join ako sa varsity sa ano high school ko. Sa Diliman Prep. Oh, yun, yun, yeah. One of your mm-hmm. credentials. Yes! Yeah. Yes. So, mm-hmm. ano yung mga leagues na laro mo na? Can you expound that area? Ano yung mga leagues? Well, nung high school, actually, hindi ko nung masyado maalala yung mga leagues namin nung high school. Nung college na lang. So, nung college, of course, UAAP, kasi sa yung LaSalle, member ng UAAP. So, yun. So, very, very, ano ko, lucky and blessed na nakapaglaro ko para sa LaSalle, who represents the school. Mm-hmm. And then, yan, nakapag-champion din kami for, nakakuha ko na isang championship with LaSalle nung 2013, yes. Season 76, I guess, yes, season 76. Yun. And then, may mga leagues din kami. Meron kaming parang summer league nun. Yung first Piloy Women's Tournament. Yung first ever na nag-champion din kami dun. Wow. Same year yun. Before, parang yun yung nag-champion kami bago mag-UAAP. So, yun. Ang ganda nung, ano na yun, nung run na yun. 2013 mo ah. Yes. Tapos yun. Oo. And so, simula nun, after pala nung college years ko, so, mostly naman nung college UAAP, tsaka mga konting mga summer leagues like Father Martins and all. Kasi hindi ka na masyado din maalala eh. Medyo matagal na kasi. Anyway, fast forward tayo. 2015, nag-open yung PBA ng Women's 3x3. Mm-hmm. Okay, anyway, moving on, and moving forward, ano yung PBA league mo? Yes? Go on. Oh, yun. Yung PBA, nilaunch yun nung 2015. Tapos parang first, ano yun, ever na women's sa PBA. Kasi diba, alam naman natin PBA for men's. Tapos ano siya, hindi siya yung normal na basketball which is 5-on-5. So yun, 3-on-3 lang yun. Mm-hmm. And then parang ano kami, after ng, di ba, parang ang PBA may 2 games siya per, ano, sa Araneta, kunwari, ganun. So, parang in between games, dun kami maglalaro. So, parang mga 2 games ata. Parang ganun. Mm-hmm. So, yun, nung nag-try out ako na sumali dun sa PBA, nakuha ako. Then, yung first team ko nung first season is San Miguel Beermen. Yeah. Tapos naging ka-teammate ko din yung ano, yung may former teammates ako sa LaSal na naging teammate ko. Tsaka yung mga ibang nakalaban ko rin sa UAAP. Tapos yun, nung first season hindi kami pinalad na manalo. Okay, kasi may prize din yun eh. Parang hanggang 3rd place may prize. And so nung second season my second conference, sumali ako ulit. So, yun, nakuha din ako ulit. Then, ang team ko naman is yung Rain or Shine. Wow. Yeah. Tapos, yun, edi, tuloy-tuloy pa rin yung games. Tapos, yun, sinuwerte, nanalo kami. Nakakuha kami ng second place. For that team. Wow. So, ano naman yung favorite basketball league? Yung pinapanood mong league? Ang favorite? Actually, wala naman masyadong favorite. Diba parang unusual para sa player. Pero, nanonood, hindi naman talaga ako nagpo-follow. I mean, NBA, PBA, or WNBA. Hindi ako talaga nagpo-follow, pero nanonood lang ako ng games. So, sino yung favorite basketball player mo na lang?
favorite basketball player. Nung bata ako, si Allen Iverson. Gusto ko siya. Mas sobrang galing niya mag-crossover. Naalala ko parang nung bata ko, ginagaya ko pa yung mga crossover moves. Diba? Tapos, growing up, syempre marami. Actually, madami. Wala naman talagang pinaka-favorite. Siguro yung una ko lang na naging favorite or naging idol is si Allen Iverson. Based on sa dribbling skills niya. And shooting. And, well, all around naman siya. So, yun. So, syempre, sila Kobe, LeBron, yan. And then yung mga newbies ngayon, sila LaMelo Ball, yung mga rookies, yan. Sila yung mga gusto kong players. Luka Doncic. So, yun. So ano naman yung ano yung favorite team mo? As in yung alam mong team na ito solid tong team na to. Group. Kahit anong this... kahit anong league, kahit anong team, kahit PBA, NBA, WNBA, ganun. Sino yung pinaka-favorite team? Feeling mo solid. Favorite team. Dati kasi Miami. Actually, hindi kasi ako yung stick to one favorite. Sabi ko sa'yo, hindi nga ako yung parang fan na nanonood talaga lagi. Well, di rin kasi talaga akong mahilig manood ng TV. So, in the first place. So, yun. So, dati gusto ko yung Miami. Yan, yung time nila, Dwayne Wade. Yung nandun si LeBron. Yan. Gusto ko yung team na yun. Oo. Mm-hmm. Yung three, yung legacy ng three si Bosch. Tama ba? Si Bosch. Bosch. Si LeBron. LeBron. Dwayne Wade. Oh. Yes. Yes. Alam ko yun. Nanonood din ako sometimes. Joke. Ilang taon ka na ba nun? Baka. Uy, ano? Wait. Kailan ka na? Mamaya na. Moving on. So, what's your go-to move in basketball? So, ano yung mga ma-crossover ka ba? Layup, ma jump shot. Ano yung go-to move mo talaga? Parang what are you doing? Usually kasi parang gusto ko in and out crossover, then pag drive ko sa basket, side step ako, euro step. Alam mo yung euro step, familiar ka ba doon? Yes. Side step and then layup. Go hard lang to the basket. Ganun. Or kung hindi layup, pwede ring teardrop shot. Yun ang favorite ko. Yeah. Okay. Well, funny nun, kasi nung dati tinatry ko yung teardrop shot. Tapos nagagalit sa akin yung coach ko. Kasi hindi ko daw kaya. Hindi pa ako marunong that time. Wala lang. Gusto ko lang. Anyway, what's the first thing you do when you win a game? Different, ano naman tayo? Different. Segway naman tayo, segway. Ano yung ginagawa mo after winning a game? After winning rin. Siyempre, celebrate, yakap sa mga teammates, and then, right after to, like, pag tumunog yung buzzer, siyempre, celebrate ka, di ba? Yung initial reaction mo. And then, siyempre, after with celebration, parang, yun, nakamay na with the opponent, and then, you greet sila ng good game, yan and all. Tapos, siyempre, I think, yun lang naman yung ginagawa ko after. Okay. So, what do you think you brought to the team? Ano yung sa tingin mo nabigay mo sa team mo nung UAAP days mo or yung 3v3 leagues mo? Ano yung sa tingin mo na bring mo sa kanila? Ako kasi nung naglaro ko ng college, iba kasi yung transition eh. From high school to college. Siyempre, nung high school tayo, parang, well, ako, ano na ako eh, parang isa ako sa mga magagaling nung high school. So, pagdating ko ng college, hindi ko in-expect na, ay, grabe, ganito pala dito. Ang dami pang mas magagaling. Oh, true. So, nung nalaman ko na, yun kasi parang, hindi ako masyadong exposed pa nung high school ako. So, nung nalaman ko na ganun pala, ang dami pang mas magagaling sa akin, ang talagang inano ko, inaral ko, or yung talagang nag-stick ako na gusto kong role is yung magaling sa defense. So, I think nung college ako, parang yun talaga yung role ko, eh, kung sino yung pinakamagaling na player, tatry ko siyang defense, bantayan. Kasi yun din lagi ina-assign sa akin ng coach ko. Mm-hmm. So, yun. And then,
syempre, yung offense, parang, syempre kung may magandang defense, marireward ka naman with a good offense. So, talagang mas pinractice ko yung defense ko. Syempre, defense muna talaga. Oo. Defensive mindset, no? True, true. Yes. Okay. So how do you stay motivated or how do you motivate your team na after losing a game? Okay, so syempre, natatalo, hindi naman laging nananalo eh. So may mga days din na, yun nga, natatalo tayo. Well, tinatake ko lang siya as like a lesson. So kung natalo ka dun sa game na yun, isipin mo kung ano yung mga nagawa mo mali and you should learn from it, di ba? And then, yun nga, since talagang may ganun, may nananalo, may natatalo. So, for the next game, prepare ka na lang ulit para mag-bounce back. Usually, minomotivate lang din yung teammates na, uy, tara, bawi tayo next game. Ito yung mga mali natin, kailangan ayusin natin pagdating ng next game. So, ako. Ganun yung mindset ko after matalo. Hindi ko naman siya yung masyadong ina-absorb na parang, uy, grabe, talo kami. Paano na kami? Hindi man ganun, di ba? Parang, syempre, madadown ka lang nun eh. Kailangan, may next games pa naman eh. So, bawi ka na lang sa next game. True. So, in syempre, nag-UAAP ka, di ba? So, ang daming nanonood. How do you, like, may pressure ba sa'yo na, uy, ang daming nanonood? And how do you deal with it? Actually, dun ka mali. Wala masyadong nanonood sa games namin. Okay, unlike the men's, yung audience namin, sobrang mga friends mo lang yan and family members mo, mga ganun. So, hindi siya talaga yung sobrang dami. Pero, I played once, parang kalaban, isang championship game namin. Kasi before yung game namin, may game, or after yung game ata namin yun, if I remember so well. Oh, after ng game namin, may game yung juniors team ng parang juniors na UAAP may game. So parang sobrang daming tao. Eh yung kalaban namin nun, parang juniors nila yung maglalaro din. I think FBU ata yun yung time na yun. So this was 2013 ata. No, 2012. Yun. So sobrang daming tao. Syempre parang kami kasi hindi naman kami talaga sanay na naglalaro in front of a huge crowd. So, nung time na yun, parang, syempre, parang, hindi ko alam kung na-excite ba ako or na-pressure. Diba? Kasi parang, uy, biglang ang daming taong nanonood. Parang, ay, grabe. Pero, feeling ko naman, nung time na yun, na-feel ko, parang, medyo naging excited din ako. Kasi parang, ganito pala yung feeling na madami nanonood. Diba? Then, kasi kahit naman walang nanonood, may pressure pa rin eh. Oo, actually. Yun. So parang hindi ko naman na siya siguro masyado iniisip nung time na yun. Kasi naglaro lang ako nung game. So, yun lang. Parang mas focused lang ako. Focused lang talaga. No? Pag kahit na may tao man o wala, focus lang sa game. Okay. Yes. So, paano naman if, kunyari, yung referee did not kunyari, na may na-foul or hindi ka na-foul or sinabi ng referee na foul, may fin-foul ka pero hindi naman talaga. How do you channel your frustration with that situation? Parang ano yung gagawin mo? Parang ano yung naiisip mo? Ano yung gusto mong gawin? Or ano yung ginagawa mo pag may ganun situation? Well, if tatanungin mo yung mga teammates ko, alam nila na mainitin talaga yung ulo ko sa game, ha? So, pag may mga ganong instances, syempre, medyo hot-headed din talaga. I mean, nagagalit ako, pero syempre, hindi pwedeng masira yung game ko. So, iniisip ko na lang na parang, ay nako, sige, babawi na lang ako sa next play na parang hayaan ko na lang yon. Pero may times din talaga na hindi ko rin napipigilan yung sarili ko na parang, bayan, ba't ang pangit ng tawag, nakakainis, parang, galit ako sa referee. Pero syempre, at the end of the day, wala na akong magagawa. Yun yung tawag ng referee. Oo. Diba? True. So, inahayaan mo na lang. Basically, inahayaan na lang. Hindi mo naman sinigawan yung referee, ganun. Ay, wala naman sa ganun. Kasi, syempre, pag sinigawan ko yun,
out na, di ba? Oo, oh, patroon na naman it. Niya ako nun. So, okay, enough muna tayo sa basketball career mo. Tell me something. Mm-hmm. A little bit more about your life outside basketball. So what are the things that people will might be surprised knowing na ginagawa mo pala outside basketball? Ano ba? Actually, well, ngayon, wala naman din talaga kasi yung ngayon ginagawa. I mean, nagko-coach ako. So, basically, ano pa rin siya eh. Part pa rin siya ng basketball, di ba? Well, other than that, wala. Feeling ko boring ako. Wala akong, ibang... wala ako ibang hilig eh. Gusto ko lang talaga, I mean, nandun na yung passion ko for basketball. Oo. So, wala kang parang... Okay, kahit yung, ano yun? Wala kang parang ibang... ano, ginagawa, basketball talaga. Nung, parang siguro nung college mo or nung high school mo, acads and basketball lang talaga. Ganun lang. Mm-hmm. Talaga. Oo. Tinry ko mag-join ng mga orgs, pero parang, okay, walang time. Everyday ang training, tapos may class, so wala. Yun, tapos, ano ba, yun nga. Well, yung work ko ngayon, parang hindi naman siya totally basketball, pero sports-related pa rin siya. And so, wala. Basically, wala. I love basketball. Same naman. So, okay, last question. Last question na to. What advice would you give to someone who wants to play basketball, especially for young women? Mm-hmm. Anong well, para sa mga bata, para sa akin, ano, parang dapat ma-feel ninyo na gusto nyo laruin yung basketball. I mean, dapat ine-enjoy nyo siya. Diba? Kasi parang pag ine-enjoy mo yung bagay na gagawin mo, mas lalo mo siyang mamahalin niyo. I mean, gagawin mo lahat para mag-excel ka dun. Diba? Parang gagawin mo din lahat para gumaling ka. So, ang advice ko, kung talagang gusto nilang mag-basketball, i-train din nila yung sarili nila. Hindi lang physically, syempre mentally rin. Parang, hindi, ang basketball, hindi din yan laging nananalo. So, kapag natalo, wag din biglang susuko, yung mga ganun, diba? So, parang, yun, everything na dadating, like manalo or matalo sa game, syempre, dapat i-accept mo lang. And then, isipin mo na meron palaging next game. Ganun. So, mentality. Yun. Yes. Mm-hmm. Pero yun, most important siguro, I think, is i-enjoy nila yung paglalaro. True. Kasi pag di mo na-enjoy yung game, parang wala ding use, no? Diba? Oo, diba? Parang, bakit ka naglalaro? Di ka na nag-enjoy. Diba? True. Okay. Now, this segment naman is called Fast Talk. So, basically, may tatanungin lang ako sa yun, two options. Tapos, sasabihin mo lang sa akin kung ano yung gusto mo. You don't have to explain. As in, quick answer. Quick answer. Yeah. Okay, ready ka na ba? Sige. Okay, sige. Ready na ako. So, high cut or low cut? Low cut. LeBron or Kobe? Kobe. Ponytail or lugay? Lugay. Jump shot or layup? Lay up. Pass or shoot? Shoot. Lunch out or order in? Lunch out. Water or sports drink? Water. Definitely water. Pizza or burger? Oh. Burger. Medyo nahirapan ako dun. Starter or off the bench? Pero starter, of course. Starter. Okay. Okay. Wow! I learned a lot from you today. Siyempre, ang dami mong insights sa basketball, hindi lang sa basketball, for like, yung advice mo ka, the mentality, and enjoying, ganun. So, I really appreciate you guesting for our TV series. So, I really hope that you continue your legacy, you continue playing your basketball
you know, career, in your career, you know, coaching, playing basketball, you know, inspiring other people. I just want to share you this thing. Wait lang, share ko lang, share screen ko lang, wait. So, certification of appreciation. This certificate goes to Nicole Ann Garcia or Nikki for her participation in Basketball TV series. So, syempre, nandiyan yung signature namin ni Coach. Si Coach Gerald Chavez. Yun. Ayun lang. So, thank you, Let. Sobrang, ayun na. Thank you, Let. Okay. So, thank you, Let, Miss Nikki Garcia. Sobrang dami namin natutunan about you. And I am guessing a lot of your fans, yes, fans, a lot of those people that watched you or watched your career really enjoyed this interview. Kasi, syempre, madami din sila natutunan from you. Diba? Okay. Okay. Miss Nikki, is there anything else that you want to tell your watchers, the viewers, anything you want to tell them? Yes, everyone, please support me and my team, the Butagens Globoosters, in the upcoming WNBL, the first ever Women's Pro League here in the Philippines. So, yun lang po. Sana supportahan niyo po kami and yung mga ibang, kahit yung mga ibang teams din. Yeah. Manood kayo ng games namin. Yun, malapit na po yun. Kailan? Actually, no particular date po. Okay, sige. Good luck with that. Good luck with that, Miss Nikki. Sobrang nakakatuwa kakausap. Sobrang, my gosh, dami ko din natutunan today. Yes. Sige, thank you for having me, Andrew. That's all for today. Thank you everyone for watching and thank you, Miss Nikki Garcia, for allowing us to interview you. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Victrix Basketball TV. And like this video, and comment down below who you think we should interview next. And if you have any feedbacks for us, don't hesitate to comment down below. For more updates, we have our social media platforms here in the screen. And follow us and share it to your friends. Thank you! Have a nice day! See you in the next episode!